Hey guys, what's up? So ngayon, i-troubleshoot natin itong passenger side front window, power window niya. Kasi ilang taon na rin ito na hindi gumagana, hindi ko na matandaan kailan ito huling gumana. Pero ngayon kasi kahit switch mo dito sa passenger side o kaya doon sa master switch, hindi siya gumagana. So ngayon, i-troubleshoot natin. So tingnan natin kung may kuryenteng dumadalo dito sa linya niya. Kasi kung meron, then ang problema natin ay itong window, power window regulator, itong motor. Siguro hindi ko na susubukang i-repair ito kasi baka hindi rin maging ganun ka-reliable. May nakita akong replacement part, nasa 2,000 pesos lang siya. Hindi siya original, galing siyang China, pero at least isasalipak man lang natin. Ngayon, pwede niyong sabihin, ba't di na lang ipa-repair? Kasi yung sa driver side, dati na puto lang kable, no? Nung pina-repair ko yun dito sa malapit sa amin, siningil ako na 900. Then yung sa rear, yung sa likod na window, sa side ng driver din, nung pina-repair ko naman yun, ang problema is yung clutch kasi hindi pumipirme, nahuhulog yung salamin. Nung pina-repair ko yun, 1.5 yung siningil sa amin. Tinanong ko magkano mauubos dito sa kung motor yung problema, sabi niya. Medyo mahal eh, kasi baka umabot ng 4,000, ganyan, depende kung papalitan to o re-repair lang. Pero sa base sa nakikita ko, doon clutch pa lang, 1.5 na agad, eh what if itong motor? So baka singilin ako na may 2,000. So, mas okay, ako na lang siguro yung mag-repair nito. Total, madali na naman itong palasin. Pero ngayon, kailangan siguro din muna natin na ito nga yung problema. So, ito yung connector papunta sa motor. So, alisin lang natin. So, ito yung sa papunta sa motor. So, natin kailangan yan. Ito yung concern natin. Ito yung galing sa switch. Ito yung magbibigay ng supply ng kuryente dun sa motor. So, ilagay natin itong probe natin ng multimeter. Then, check natin yung kung may masukat tayong 12 volts kapag in-switch natin. Dapat magbaligtad siya kapag sa kabila, mag-negative, sa kabilang switch naman, positive. Guys, nasa on position yung susi. Then, itong switch, pinutin natin. Ayan. So, 12.22 negative sa kabila. Angat natin yung switch. So, positive naman. So, ibig sabihin, may power dito sa linya. So, most probably, ang problema natin ay talaga yung motor. So, ngayon, na-orderin ko siya din. Babalikan natin itong project natin ito para ma-repair na natin. Okay guys, so tuloy lang natin yung pag-troubleshoot dito sa power window, dito sa passenger side. Ang tingin ko, baka okay lang yung winding, yung motor mismo, baka stuck lang, baka mechanical issue. So ngayon, susubukan ko munang kalasin at check, baka sakaling maayos pa, bago ako mag-desisyon na bumili ng replacement na regulator motor niya, or ng window regulator. Okay guys, itong salamin ay sinuportahan ko lang ng isang kapirasong alambre, yun, sabit sa ilalim, tapos naka dito sa mismo door panel na support. Kasi pag once na tinanggal ko itong dalawang tornilyo at yung mismong bracket, pwedeng mahulog yung salamin sa loob ng pinto.
Okay guys, so ako din mismo ay nagulat nung nakita ko na ganito pala yung kalagayan ng motor. So pinasok siya ng tubig base sa nakikita ko kasi may namuong kalawang. Pero mukhang hindi naman apektado yung windings niya. Wala naman naputol, tsaka may coating yan. So sana hindi naman nasira yun or nagdikit-dikit yung mga wire. Malalaman natin yan pagkatapos nating linisin. Ito yung commutator. Dito dumadalo yung kuryente para mapaandar yung motor. Ngayon kung mapansin nyo, madumi siya. Puro grasa. So yan yung maaaring dahilan kung bakit hindi nakakarating yung kuryente mula dun sa carbon brush or dun sa mga wires natin papunta dyan sa windings. Ito naman yung carbon brush. So dalawa yan. Yan yung nagdadala ng kuryente papunta sa motor natin. Yan yung nakakadikit sa commutator. Okay guys, so bali ngayon, i-testingin natin yung continuity mula dun sa connector papunta dun sa mga carbon brush. Ngayon, kapag tumunog yung tester natin, kapag dinikit yung probe, ibig sabihin nun, okay yung continuity, walang putol. Ngayon naman ay testingin natin yung continuity dito sa commutator. So tapatan lang siya, no? So 180 degrees. Dapat yung katapat niya, same winding, so dapat walang putol.
Okay guys, so naayos na natin yung passenger side na power window. Ang sira lang ay pinasok ng tubig yung ano eh, yung motor, kinalawang. And na-stock up. Actually, siya stock up eh, kasi dumumi yung commutator, yung tinatamaan ng mga carbon brush. Yan. So, walang electrical connection, tingin ko. Yun din yung siguro yung problema. Anyway, so nalinis natin, umandar ulit yung motor. So, nakatipid tayo guys. So, magkano natipid natin? So, sa Shopee, tumingin ako ang replacement na window regulator. China yan ha. Hindi siya original na Mitsubishi, kung ano man yung OEM ng Mitsubishi. Ay, 2,000. Ngayon, kung syempre, ikakabit nyo, libre labor. Kung papakabit nyo sa iba, siguro, singiling kayo ng ano dyan, hindi ko alam. 900 siguro, 1,000, ano, baka depende sa gagawa. Pero, sabihin natin na nakatipid tayo ng 3,000. Yan. So, ngayon, ang nagastos natin, halos wala. Kasi yung mga ginamit ko dito, panlinis meron ako nyan. Langis, degreaser. So, yun guys, so, ito, testing ulit natin. Ito. Yan. Medyo mabagal yung pag-akyat, pero okay lang. Ilang taon na itong hindi gumagana eh. Na, hindi ko lang napagtuunan ng pansin. So ngayon, walang siya na gustukan. So yun guys, so sana na gustuhan nyo yung episode natin ngayon. So, kung sira yung power window nyo, so pwede nyo subukan tignan yung motor. Baka madumi lang din, katulad ng nangyari dito sa power window namin. So yun guys, so see you next time ulit. Salamat sa panonood and God bless.